What's up mga sombreros at welcome sa ating day 7 dito lamang po sa classroom kung saan ako naka-quarantine. At ngayon po, aalamin natin ang history ng Ballpen. Dito lamang yan sa... Alam mo din ba at siya? Ang Amerikanong si John J. Loud ang nag-invento ng pinakaunang ballpoint pen noong taong 1888, habang dinevelop naman ito ni Laszlo Biro noong kasagsagan ng 1930s bago sumabog ang World War II. Ang pinakaunang working ballpoint pen na pinresenta ni Laszlo Biro ay sa Budapest International Fair noong taong 1931 sa bansang kung saan maraming gutom, ang Hungary. Kung bakit ballpoint pen ang tawag mga sombreros, yun ay dahil kung mapapansin ninyo sa dulo ng ballpen ay merong parang maliit na bulitas or pellet na kung saan ito ang nagko-control sa ink or tinta upang magkaroon ng maayos na sulat.
naka-sombreros kakatapos ng isang malakas na ulan dito. So kung naririnig nyo, ayan, madilim dito. Kung naririnig nyo yung mga malaking palaka dito sa probinsya, ganyan po yung tunog nila. Walking. Jogging na pala yung ginawa ko. Ayan. Jackpot. Nakatapak ako ng ebak. Ayan mga kasumberos. Actually, bakal talaga lang uwas dito. Pero, praise God. Kahit na nung una talagang sobrang higit, bawal na ubas sa classroom. Bawal na ubas sa classroom. Kung saan ako nakabase, pero God is good. Medyo nakakalabas tayo ngayon. At nakapag-jogging. Yan, medyo hingal na. Sobrang daming puno ng mangga. Ayan o. Yan, dami. At saka, syempre, madaming bulaklak. Hindi pa ako nakapunta dun sa may likuran ng school. Next time, bistahin natin. Ang daming ebak. Karamihan sa mga bulaklak dito, mga daisy. Ayan o. Masarap magpapawis pag gantong. Ang ganda yung sikat ng araw. Ayan, nung una talaga, pag nakita lang ako sa labas, sisitahin agad ako. Pero ngayon, kahit paikot-ikot na tayo dito, praise God, wala nang nanita. Wala nang nagsabi. Bawal lumabas. Walang batas. Na bawal. Joke lang. Kailangan din natin tumakaw minsan. Kahit hindi nakakatawa yung joke. Ayan. More vlogs to come and healing is on its way. Baka dito na ako magpapasko mga sombreros. Pero sige lang. Marami pa naman Paskong dadating. Mag-antay ka nga lang ng isang taon. Pahinga-pahinga din. Pinagpawisan tayo. At dyan po nagtatapos mga sombreros ang vlog nito. Nawa po, meron na naman kayo ng pulot na aral at bagong kaalaman tungkol sa Ballpen. Muli po, ito po ang Kia Den. 7 days to go at makakalabas na tayo dito sa ating Howl. Ayun, maraming salamat. Tumataas pa po lalo ang ating mga subscribers. Kasombreros, sana nawa po huwag kayong magsawang sumubaybay sa ating 14-day journey. Bukas na po ang aking swab test and believing, claiming na negative po ang result sa anumang pangalan ng COVID na yan. Maraming salamat mga kasombreros. Keep on tuning in, keep on subscribing. Muli po, ito po ang Kuya Den at nagsabing ang buhay ay mas lang nagiging masaya at mas lang nagiging puno ng pag-asa kapag si Lord ang ating kasama. Once again, maraming salamat mga kasamareros and God bless us all.